kahando ng VIP ni Maropa. Balita, kaalaman, at kwento. Live from the BFP Mimaropa, ito ang BFP TV. Balitang makatotohanan, impormasyong napapanahon, at serbisyong maaasahan. Magandang araw, Pilipinas! At ligtas na araw, Mimaropa! Muli po kami nagbabalik at makakasama nyo sa isang oras na puno ng impormasyon at kaalaman. Ako si FO2 Arlene Joy L. Mataverde. At ako naman po si FO2 Adelaida Watiwat Ocaña. At hatid pa rin namin sa inyo mga balitang maaasahan at napapanahon dito sa ating rehiyon. Ayan mga ka-FAR TV, nagbago man ang taon, hindi naman magbabago ang dedikasyon namin na magserbisyo sa inyo. Tama ka dyan, partner, at bilang unang episode natin ngayong 2024, makakaasa kayo sa mas kaabang-abang na bagong segment na may hatid na iba't ibang kaalaman. Tama ka dyan, at yan ay sa pangunguna ng ating ama ng rehiyon, walang iba kundi si FAR Senior Superintendent Edwin Peras Vargas. Ganon din sa ating command group sa pangunguna ni FAR Senior Superintendent Paul Insha Pili, Assistant Regional Director for Administration. Andyan din ang ating Assistant Regional Director for Operations, FAR Senior Superintendent Donald Palanca Rodriguez. At ang ating Regional Chief of Staff, FAR Senior Superintendent Emilio Cobalias Langkay, Sir. Muli, maraming salamat po. Ganon din po sa ating Chief PIS, FAR Senior Inspector Portia B. Vargas, na kasalukuyang nanonood sa atin ngayon. Ganon din ang ating RD at ating command group. Shout out po sa inyo. Happy viewing po. Happy viewing po, ma'am sir. At upang simulan ang ating 13th episode, narito pong muli si FO1 via MD Guzman para sa Balitang Mimaropa. Maraming salamat mga ma'am. Magandang araw mga ka-FAR TV. Ako nga pala si FAR Officer 1 via MD Guzman. Muling nagbabalik at makakasama niyo muli para sa Balitang Mimaropa na may latest updates at kaalaman. BFP Mimaropa, matagumpay na naisagawa ang New Year's Call 2024. BFP Oriental Mindoro, aktibong nakilahok sa matagumpay ng panitatan exercise sa lalawigan. Soil and Foundation Investigation para sa nalalapit na konstruksyon ng San Jose Fire Station, umarangkada na. BFP Marinduque, nagbahagi ng kaalaman at kasanayan sa ginanap na Disaster Preparedness Search, Rescue and Retrieval Operation Seminar sa Marinduque Police Provincial Office. First Quarter Provincial Command Conference at Program Review Analysis isinagawa sa Bayan ng San Agustin, Probinsya ng Romblon. Year-Round Fire Safety Awareness Month, tinutukan ng BFP Palawan. Yan ang mga balitang hatid namin sa inyo. Dito pa rin yan sa BFP TV. Bilang pagsisimula ng taong 2024, matagumpay na isinagawa ng BFP Mimaropa ang New Year's Call para sa taong ito. Ang buong detalye alamin natin kay FO1 Flores. BFP Mimaropa, matagumpay na naisagawa ang New Year's Call 2024. Isang makasaysayang okasyon ang naganap na dinaluhan ng mga matataas sa kawanin ng Bureau of Fire Protection Mimaropa sa pangunguna ni FAR Senior Superintendent Edwin Peras Vargas. Layunin nito na magsama-sama at magbigay pugay ang mga kawani sa pagtatapos ng nakaraang taon at pagsalubong sa bagong taon.
ang nasabing programa ay naganap noong 15 ng Enero taong kasalukuyan sa tanggapan ng BFP Regional Office, District 1A, Barangay Santa Rita, Pinamalayan, Silangang, Mindoro, kung saan ang mga kawani ay nagtipon-tipon. Isang maikling seremonya ng pagbubukas ang naganap na pinangunahan ng Assistant Regional Director for Administration, Fire Senior Superintendent Paul Inchapili, kasama ang iba't ibang mga opisyal ng ahensya. Binigyang diin ng ating butihing Regional Director sa kanyang mensahe ang kahalagahan ng pagkakaisa at dedikasyon ng bawat kawani ng BFP sa paglilingkod sa komunidad. Isinagawa rin ang Toast of Wine sa pangunguna ni Fire Senior Superintendent Donald Palangka Rodriguez, Assistant Regional Director for Operations, bilang pagpapasalamat sa taong nagdaan at simbolo ng kasiyahan ng okasyon. Pagkilala sa pagpuporsigi ng bawat bumbero, tapang sa pagganap ng tungkulin sa pagtatanggol at pagliligtas ng buhay at ari-arian mula sa sunog. Sa pangkalahatan, ang New Year's Call ay isinasagawa bilang pagbibigay galang sa nagdaang taon at paghahanda sa mas maraming hamong kakaharapin. Ang pagkakaroon ng serye ng mga programa na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng BFP Mimaropa na maglingkod ng tapat at maayos para sa kaligtasan ng buhay at ari-arian ng bawat mamamayan. Mula dito sa BFP Mimaropa Regional Headquarters, ako po si MO1 Sarah Jane S. Flores na babalita para sa BFP TV Mimaropa. Maraming salamat, MO1 Flores. Mula naman sa Oriental Mindoro, BFP Mimaropa, aktibong nakilahok sa isang matagumpay na balikatan exercise sa lalawigan. FO1 Morong, magbabalita. Balikatan exercise, matagumpay na isinagawa sa lalawigan ng Oriental Mindoro. BFP Mimaropa, nakilahok. Paglubog ng barko, pagkuho ng mga establishmento, tila mga eksena sa pelikula ang muling pagbubukas ng Balikatan Exercise 2023. Bilang paghahanda kung sakaling tumama ang magnitude 7.2 na lindol at dambuhalang tsunami sa lalawigan ng Oriental Mindoro na ginanap noong 17 ng Disyembre taong 2023 sa Oriental Mindoro Provincial Hospital at Calapan City Pier na dinaluhan ng iba't ibang kawani ng gobyerno. Ayon kay Governor Romualdito Bones A. Dolor, ito ay ipinagtibay upang makita ang One Province Approach na kung saan mayroong systemic at synchronized na pagresponde sa iba't ibang klase ng emergency. Nagtipon-tipon ang mga leader at kawani ng Bureau of Fire Protection Mimaropa, Philippine National Police, Police Regional Office 4B, Philippine Coast Guard, Philippine Army, Provincial Disaster Risk Reduction Management Council at maging ang mga medical responders ng lalawigan upang isagawa ang makabuluhang programang ito. Ipinakita ng iba't ibang kawani ng gobyerno ang kanilang natatanging kakayahan sa search and rescue operations, basic life support, triage at retrieval operations gamit ang K-9 unit at mga makabagong kagamitan mula sa Department of Interior and Local Government at Provincial Government ng Oriental Mindoro. Layunin ng Balikatan Exercise na ipakita ang mabilis at naayong pamamaraan ng pagresponde sa malaking krisis na maaring kaharapin kung sakaling tumama ang malakas na lindol at tsunami sa nasabing lalawigan. Nagsilbing tagasuri ng nasabing kaganapan ang Acting Provincial Fire Marshal ng Oriental Mindoro na si Fire Superintendent Jude D. Sumigang kasama si Senior Fire Officer 3 Liselda M. Reyes, Hepe ng Mansalay Fire Station at maging ang Hepe ng Victoria Fire Station, Senior Fire Officer 3 Abby A. Makasa. We make this exercise a way of life. Then pagdating ng kaorasan, hindi na tayo mahihirapan. With God's grace, we will not experience it. But if it happens, better be prepared than sorry. And I know, with God's grace, Oriental Mindoro, together with OMMC, OMMS, and the PDRRMC, is prepared. Thanks to all of you. God bless you. Pag-uwi, ingat kayo. At
Merry Christmas in advance. Ating tandaan na sa bawat krisis ipinapakita ng mamamayan ng lalawigan ang pagkakaisa at pagiging matatag. At ang mabilisang pagtugon ng mga ahensya ng gobyerno ay naglalarawan lamang ng kahandaan at dedikasyon para sa kaligtasan at kapakanan ng mamamayan. Nagbabalita mula sa lalawigan ng Oriental Mindoro, FO1 Alicia Morong para sa BFPTV Mimaropa. Maraming salamat FO1 Morong. Soil and Foundation Investigation para sa lalapit na construction ng Sunset Fire Station sa Occidental Mindoro, umarangkada na. Ang buong detalye alamin natin kay FO1 Messina. Soil and Foundation Investigation para sa nalalapit na construction ng San Jose Fire Station, umarangkada na. Sa pamumuno ng masipag at matigas ng Municipal Fire Marshal ng San Jose Fire Station na si Fire Inspector Rogelio O. Cabalsi Jr., inumpisahan ng gawin ang Soil and Foundation Investigation para sa itatayong San Jose Fire Station na matatagpuan dito po sa Barangay Pag-asa, San Jose, Occidental, Mindoro. Noong December 2021, sa patuloy na pagkipag-ugnayan na aming Municipal Fire Marshal sa lokal na pamahalaan ng bayan ng San Jose, ay nalagdaan ang 25 years usufruct agreement para sa lupa na tatayuan ng bagong fire station. Dahil sa masigasig na pakikipag-ugnayan sa regional office at national headquarters, tuluyang naaprobahan noong taong 2023 ang construction ng 10 million worth modernized fire station. Ang Soil and Foundation Investigation na isinasagawa ngayon ay galing sa isang pribadong kumpanya at binayaran mula sa 20% LGU share sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng San Jose. Kasama sa gagawin dito ay boring of 15-meter depth, laboratory test, soil classification, sieve analysis, afterbird limit, natural moisture content, unconfined compression test, at geotechnical investigation. Mula inisyatibo, tuluyang magiging bago ang tahanan ng mga pumbero ng San Jose Fire Station ngayong taong 2024. At mula sa bahay ng San Jose, ako po si FO1 Elora Divina G. Messina, nag-uulat para sa BFP TV. Maraming salamat FO1 Messina, BFP Marindu, nagbahagi ng kasanayan sa ginanap ng disaster preparedness, search and rescue retrieval operations sa Municipal Police Provincial Office. BFP Marinduque, nagbahagi ng kaalaman at kasanayan sa ginanap na 2-day Disaster Preparedness Search, Rescue and Retrieval Operation Seminar and Training sa Marinduque Police Provincial Office. Dahil sa inisyatibo ng Directorate for Police Community Relations ng Police Regional Office Mimaropa at Marinduque Police Provincial Office, matagumpay na naisagawa ang nasabing aktibidades na nilaukan ng mga miyembro ng kapulisan mula sa 6 na munisipalidad ng probinsya ng Marinduque. Sa pangunguna ni Fire Superintendent Harold R. Castillo, Provincial Fire Marshal at iba pang mga piling kawani ng BFP Marinduque ay naging isang makabuluhang pagsasanay ang kanilang naibahagi na nakatuon sa knot tying and high angle rescue. Ang pagkakaroon ng ganitong kasanayan ay maaaring maging kapaki-pakinabang hindi lamang sa larangan ng kanilang trabaho, kundi maging sa mga hindi inaasahang pagkakataon na tawagin tayo ng ating tungkulin. Isa pa sa pinangasiwaan ng ating ahensya sa nasabing training ay ang emergency medical action. Nakapaloob dito ang iba't ibang first aid techniques na kailangan upang agad na makapagbigay lunas. Ang basic firefighting ay isa rin sa naging highlight ng nasabing seminar o training. Katulad ng ating sinumpaan, kahit saan tawagin ang tungkulin, kahit sa anumang uri ng sakuna, kalamidad at aksidente, bilang isang public servant, ang pagkakaroon ng sapat at tamang kaalaman ay makatutulong upang makapagligtas na nangangailangan. Naging bahagi din ng isinagawang Disaster Preparedness Search, Rescue and Retrieval Operation Training ang confined space firefighting. Sa ginanap na 2-day Disaster Preparedness Search, Rescue and Retrieval Operation course ng Marinduque Police Provincial Office,
Naniniwala ang kawanihan ng pamatay-sunog ng probinsya ng Marinduque na malaking kapakinabangan sa parehong ahensya ang mga ganitong aktibidades upang mas palakasin ang mga kakayahan ng mga uniformed personnel sa pagtugon sa sakuna at iba't ibang emergencies. Muli, ako si FO1 Jelcerz Di Roviera mula sa probinsya ng Marinduque, nagbabalita para sa BFP TV Lima Ropa. Salamat FO1 Roviera. Dumako naman tayo sa probinsya ng Bundon na kung saan isinagawa ang First Quarter Provincial Command Conference at Program Review and Analysis sa Bayan ng San Agustin. FO1 Rakol, mag-uuna. First Quarter Provincial Command Conference at Program Review Analysis isinagawa sa Bayan ng San Agustin, Probinsya ng Romblon. Sa pagsisikap ng pamunuan ng pagtatanggol sa sunog sa lalawigan ng Romblon, napataasin ang antas ng kakayahan sa pag-apula ng sunog at gawing mas epektibo ang pang-operasyong estratehiya ng kawanihan sa probinsya ay isinagawa ang Program Review Analysis kasabay ang First Quarter Provincial Command Conference sa Bayan ng San Agustin nitong 10 ng Enero taong kasalukuyan. Ang gawaing ito ay nilahukan ng lahat ng Municipal Fire Marshals, Municipal Fire Prevention Officers, at mga kawani ng Office of the Provincial Fire Marshal, Romblon. Ang mahalagang aktibidad na ito ay naisakatuparan sa pangunguna ng butihing Officer in Charge ng BFP Romblon na si Fire Senior Inspector Jenner Arduino Ventura. Ang aktibidad na ito ay naglalayong suriin ng mga kasalukuyang programa at bumuo ng pinakamainam na estratehiya sa aspeto ng fire prevention and response. Naging sentro ng conference na ito ang masusing talakayan sa pagiging epektibo ng kasalukuyang protocol sa pag-apula sa sunog. Ang pagsusuri ng mga resources at kagamitan at ang pagbabahagi ng pinaka-epektibong kasanayan ng bawat isang kalahok sa komperensya. Ang pagkakaisa ng bawat kalahok ay nagbigay daan sa isang maayos na dialogo, pagbabahagi ng kaalaman ng bawat isa at mas lalo pang nagpatibay sa pagkakaisa ng mga kawani ng BFP sa lalawigan ng Romblon. Ang natapos na BFP Romblon Program Review and Analysis at First Quarter Provincial Command Conference ay nagpapatunay lamang sa marugdob na mithiin ng kawanihan ng pagtatanggol sa sunog na lalo pang pagbutihin ang paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayan. Umaasa ang pamunuan ng BFP Romblon na ang mga bunga ng komprehensyang ito ay mas lalo pang magpapatibay at magpapalakas sa kakayahan ng BFP na pangalagaan ang kaligtasan ng mamamayan sa lalawigan. Ako po si FO1 RGY Rapol, nagbabalita para sa BFP TV, Maropa. Maraming salamat FO1 Rapol. Samantala, year-round fire safety awareness month naman ang tinutupan ng BFP Palawan. FO1 Lahan, magbabalita. Taunang ginaganap ang year-round fire safety awareness campaign ng Bureau of Fire Protection bilang isa sa mga programa ng organisasyon upang panatilihing ligtas ang komunidad laban sa nakapipinsalang apoy. Tuwing buwan ng Enero ay normal na dinadagsa ng mga business owners ang mga opisina ng gobyerno sa pagsisimula ng business one-stop shop ngayong taong 2024. Taong 2017 nang maamyandahan ang Republic Act 11032 or an act promoting easy of doing business and efficient delivery of the government services, amending for the purpose of Republic Act 9485, otherwise known as Anti-Red Tape Act of 2007, and for other purposes. Sa pamamagitan nito, idiniklara ang patakaran ng Estado na itaguyod ang integridad, pananagutan at wastong pamamahala ng mga pampublikong gawain at pampublikong ari-arian, gayon din ang magtatag ng mabisang mga gawin na naglalayong mahusay na pagbaliktanaw sa mga paghahatid ng serbisyo at sa pamahalaan at pag-iwas sa graft at katiwalian sa gobyerno. Para sa layuning ito, dapat panatilihin ang Estado at katapatan at pananagutan ng mga pampublikong opisyal at empleyado nito at dapat magsagawa ng naaangkop na hakbang upang itaguyod ang transparency ng bawat ahensya patungkol sa paraan ng pagkipagtransaksyon sa publiko na dapat na sumuklaw sa isang programa para sa pagpapatibay ng pinasimpleng kinakailangan at pamamaraan na magbabawas ng red tape at magpapabilis ng mga transaksyon kaugnay sa negosyo, hindi sa negosyo ng gobyerno. I'm Senior Fire Officer to Richard Vergara, Chief Fire Safety Enforcement Section ng Puerto Princesa City Fire Station.
Nandito po tayo sa Sanggunian Mandalawigan Hall. It's Bihol na kasalukuyang ginaganap ang renewal ng ating Business One Stop Shop 2024. 3 years na ako dito as Chief FCS ng Puerto Princesa City Fire Station. Since last year, nagkaroon ng MOA regarding sa collection na one-time payment na sa City Treasurer, yung FSIF, kinokollect na ni City. Gumana yung flow ng transaction ng ating renewal ng Business One Stop Shop. So makikita nyo ngayon, hindi na ganun ka-crowded yung mga client, smooth na yung flow ng ating transactions. Ang BOS ay buong taong sinasagawa ng mga lokal na ahensya ng gobyerno, kaakibat ang mga national government agencies na sabay na naglalayong maihatid ang pampublikong serbisyo, hatid ay ginhawa sa buong nasyon. Ako si FO1 Georgian Harold M. Lahat mula sa probinsya ng Palawan, nagbabalita para sa BFP-TV ni Maropa. Maraming salamat FO1 Lahat. At yan ang mga balitang nakalap namin sa buong ni Maropa. Mga balitang makatotohanan, napapanahon at maaasahan. Muli ako po ang Unicorn Fire Officer Walpia M. Guzman para sa balitang ni Maropa. Balik sa inyo mga ma'am. Maraming salamat, FO1 via MD Guzman. At ayan partner, ngayon naman po ay pasalamatan natin ng ating Chief PIS at syempre ang staff na nasa likod nitong programang ito. Tama ka dyan. Ganon din syempre ang mga PIS staff mula sa iba't ibang probinsya ng Mimaropa. Yes. Maraming salamat po sa inyo. At ayan, so partner, may nakita nga pala ako ditong nag-send ng star. Ayan, shout out time na partner. Yes. Talagang bumaba sa ating comment yes. box. At syempre, nangunguna ang ating Chief PIS, Fire Senior Inspector Portia Vargas na nag-send ng 100 star. Thank you so much, ma'am. Ganon din po si FO1 Aljingo Paglikawan who sent 30 stars. Thank you so ayan. Much po sa inyo. So magbasa pa tayo ng ibang yes. komento sa ating comment box. Yes, so partner. Shout out po kay SFO3 Katrina M. Kahilig from Bungabang Fire Station. Happy viewing po sa inyo Happy dyan, ma'am. Happy viewing po, ma'am. At syempre sa from Aborland Fire Station, SFO2 Honesty H. Jagang. Okay, yes. And also shout out from Taytay Fire Station, FO3 Jealousy, Javares. Ayan, shout ayan. Out po sa inyo dyan. At syempre kay FO3 Mark Rotsen G. Rahabenta. Shout out po, moms and sirs. Ganon din po kay SFO4 Edgardo C. Salvacion from Kalintaan Fire Station. Shout out po dyan sa Occidental Mindoro. At shout out din po from Bansud Fire Station, FO3 Christian C. Mendoza. And also, shout out po from Nauhan, SFO3 Marnel G. Galinde, sir. Happy viewing po dyan sa inyo. Happy viewing po, ma'am, sir. At mamaya na lang ulit tayo, partner, mag-read ng mga comments at ng mga shoutouts. Okay, partner. So, alam mo ba, ang panahon ng Enero ay sadyang napakaulan, di ba? Alam mo, partner, napapansin ko din talaga yan. Parang ngayon palang magpapasko sa sobrang lamig. Tama ka dyan. At alam mo, yung dahil sa laging pag-ulan ay talaga namang napakadulas ng daan at yes. andyan ang mga aksidente. Yes, partner. Hindi talaga natin may iwasan yan, partner. So, pero mga ka-Far TV, dapat kapag maulan tayo, dapat nag-iingat din talaga tayo kapag maulan. Pero syempre, dapat araw-araw din partner mag-ingat. Hindi lang kapag umuulan. Tama ka dyan. Alam mo ba partner, ngayon naman bukod sa ating alamin, hindi natin hatid namin sa inyo ang bagong segment na Monteng Kaalaman! Na sa Edo Kaligtasan ay pansamantala munang mamalam. Pero huwag kayong mag-alala mga ka-Fire TV. Narito ang inyong code para magbigay sa inyo ng kaalamang pangkaligtasan. Ako nga pala, ang inyong Kuya Munte, handang magatid sa inyo ng Munteng Kaalaman! Mga ka-Fire TV, itong mga nakaraang taon, ang dalas natin nakikita sa mga balita, maging sa social media, sa sunod-sunod ang mga aksidente sa daan. Alam niyo ba,
ayon sa pag-aaral ng WHO, higit sa 1.3 milyon katao ang namamatay kada taon dahil sa mga aksidente sa daan. At ikawalo din ito sa mga leading causes ng pagkamatay ng mga tao, mapabata man o matanda. Ayon din sa Philippine Statistics Authority, tumaas ng 39% ang kaso ng pagkamatay dahil sa mga aksidente sa daan. Noong 2011 ay nakapagtala ng 7,938 at tumaas ito hanggang 11,096 noong 2021. Kaya ngayong episode na ito ay ating alamin kung ano nga ba ang dapat natin gawin upang makaiwas sa mga ganitong aksidente. Kaya ito ang mga kunting kalaman na insulyamante. Magaling magsuot ng helmet kung ikaw ay nakamotorsiklo at mag-seatbelt kung ikaw naman ay nakasakay sa sasakyan. Huwag gumamit ng telepono o anumang mga bagay na makakasagabal sa iyong pagmamaneho. Aba, magtatawag ka o magchat-chat sa jowa mo, mas mabuti pang huminto ka sa tabi. Kung ikaw ay magdadrive at malayo pa ang tatahaking biyahe, huwag ka na uminom ng alak. Mas mabuti pang sa bahay ka na uminom, hindi pa magagalit si bisis. Kung ikaw naman ay payat o umiinom ng gamot dahil lang para ikaw ay antukin sa biyahe, huwag magdalawang isip na magpahinga muna. Bago gamitin ang sasakyan, i-check mo na ang blow baggets upang masiguradong maayos ang sasakyan at makaiwas sa aksidente. Panguli, dahan-dahan na sa pagmamaneho at nag-iisip sa matas traffic. Ano naman ang itutulong mo kung sakaling makakita ka ng aksidente sa daan? Bago mo tulungan ang biktima, tingnan mo muna kung ligtas ba o wala nakambang na panganib sa lugar upang hindi na madagdagan pa ang pinsala ng aksidente sa daan. Agad na tumawag sa kinauukulan upang mapabilis ang responde at mailigtas na maaga ang biktima, lalo na kung nagtamo ito ng major injuries. Pero kung ito ay minor injuries lamang, agad na dalhin ang biktima sa ligtas na lugar at lapatan ng paunang lunas. Ayan mga kapag-TV, sana'y marami kayong natutunan sa episode na ito. Kung kayo may mga tanungan, mag-iwan lang kayo ng comment sa ating comment box at sasagutin natin yan sa mga susunod na episode. Uli, ako ang inyong Kuya Bunte at ang magandang sa inyo ng Kunting Kalaman! Ating Alamin! Po si FO1 ni Consigned Eccles at narito po ako upang magbahagi ng impormasyong pangkaligtasan tungkol sa paksang hazardous materials. Tara! Samahan niyo po ako at matuto sa isa na namang episode ng Ating Alamin. Ano nga ba ang hazardous materials? Ang hazardous materials o mapanganib na materyales ay binubuo ng mga sangkap at substansya na maaaring magdulot ng malubha at masamang epekto sa kalusugan ng tao at kalikasan. Ito ay nangangahulugang delikado at dapat bigyang pansin ang tamang paggamit ng mga ito. Ito po ang mga iba't ibang klase ng hazardous materials. Una, flammable solids. Ikalawa, corrosive liquids. Ikatlo, radioactive materials. Ikaapat, oxidizing materials. Ikalima, potentially explosive chemicals. Ikaanim, highly toxic materials. Ikapito, poisonous gases. Isa-isahin nating talakayin ang bawat klase ng hazardous materials. Flammable solids. Ito ay ang mga takaw-apoy na solidong bagay at madaling magliyab na maaari magdulot ng panganib sa kalusugan. Halimbawa nito ay ang powdered granular na sangkap o substansya kung saan ito ay malubhang mapanganib kapag nakapitan ng apoy kung may pagkakataong malapit sa source ng init. Mga dapat gawin para makaiwas sa posibleng maidudulot. Una, iwasang magkaroon ng direct contact sa balat, mata at sa ating mga damit. Ikalawa, hanggat maaari, ilayo ito sa mga posibleng pagmulan ng init at iimbak sa lugar kung saan may maayos na ventilasyon. Ikatlo, iwasang hawakan ang mga damaged container na walang suot na protective equipment. Corrosive liquids.
Ito ay ang mga corrosive substances na kayang sirain o tunawin ang mga solidong bagay sa pamamagitan ng chemical reaction. Halimbawa ng mga ito ay ang hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid at iba pa. Ito ay ang mga matatapang na asido at hindi biro ang posibleng panganib na dulot nito sa kalusugan. Mga dapat gawin. Una, huwag hayaang nakabukas ang container kung saan nakalagay ang mga kemikal. Ito ay maaaring malanghap na pwedeng magdulot ng malubhang sakit sa baga. Ikalawa, gumamit ng personal protective equipment kung tayo ay mag-handle o hahawak ng trabaho na may kaugnayan sa corrosive substance. Ikatlo, tanggalin ang mga posibleng ignition sources sa lugar kung saan may posibleng leak na mangyari para maiwasan ang posibleng pagsabog. Radioactive materials. Ito ay tinatawag ding radionuclide at napapabilang sa klase ng kemikal na mayroong unstable atom at naglalabas ng radiation. Ang ma-expose sa mataas na level ng radiation tulad ng isang atomic blast ay posibleng magdulot ng seryosong sakit gaya ng cancer at cardiovascular diseases. Mga dapat gawin upang maprotektahan ang sarili sa radiation. Una, hanggat maaari, dumistansya sa source ng radiation. Ikalawa, maaari din natin maprotektahan ang sarili sa radioactive contamination sa pamamagitan ng paggamit ng proper protective clothing. Ikatlo, ihiwalay o i-isolate ang mga gamit o ang mga bagay na posibleng kontaminado para hindi na kumalat pa. Oxidizing materials. Ito ay isang chemical na may kakayahang ma-decompose ng madalian habang naglalabas ng oxygen. Ito ay nagtataglay ng katangiang mapabilis ang pagpuo ng isang apoy pati na rin ang pagkalat nito. Ito ay maaaring solid, liquid o gas na pwedeng makaapekto sa mata, balat, mucous membranes at respiratory tract ng tao. Halimbawa nito ay ang mga sumusunod: hydrogen peroxide, chromic acid, bromine, sodium perchlorate at ammonium perchlorate. Mga dapat gawin para maiwasan ang negatibong dulot nito. Una, mag-imbak lamang ng tamang dami ayon sa gamit nito. Ikalawa, gumamit ng chemical splash goggles at face shield kung merong risk ng splash galing sa oxidizing materials. Ikatlo, i-decontaminate ang mga gamit na posibleng na-expose sa chemical at i-dispose ang mga clean materials na may label na chemically contaminated waste. Potentially explosive chemicals. Ito ay mga material na may kapasidad na may release ng pressure, gas, at init sa pagkakataong may mekanismong tumutulong dito. Itong mga mekanismo ay pwedeng friction, impact, o addition ng liwanag at init. Mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod: organic peroxide, trinitro compounds, perchloric acid. Mga dapat gawin para maiwasan ang masamang dulot nito. Una, agad na lisanin ang lugar kung mayroong leak o spill na nangyari. Ikalawa, tanggalin o eliminate ang lahat ng posibleng ignition source sa lugar. Ikatlo, hanggat maaari, ang lahat ng gamit o equipment sa pag-handle ng mga materyales ay dapat grounded. Highly toxic materials. Halimbawa ng mga ito ay ang mga sumusunod: arsenic, lead, mercury, hydrogen cyanide. Mga dapat gawin para maiwasan ang masamang dulot nito. Una, kung may nangyaring leak o spill sa lugar, iwasang langhapin ang hangin sa paligid at agad lisanin ang lugar. Ikalawa, magsuot ng chemical protective clothing na rekomendado habang nasa lugar. Kolektahin, linisin ang mga residues at ilagay sa tamang lagayan na may label na hazardous materials. Poisonous gases. Ito ay toxic chemical or substances na maaaring magdulot ng sakit o pagkamatay kung mayroong sufficient amount ang naaabsorb na katawan sa pamamagitan ng paglanghap nito. Halimbawa nito ay ang mga sumusunod: carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen sulfide, at sulfur dioxide. Mga dapat gawin para makaiwas sa masamang epekto. Una, iwasan lumanghap ng hangin. Takpan ang bibig at ilong ng tela o panyo at umalis agad sa lugar. Ikalawa, mag-evacuate sa ligtas na lugar at least 300 feet mula sa apektadong lugar. Ikatlo, huwag bumalik sa lugar hanggat wala pang hudyat na ito'y ligtas na galing sa otoridad.
Sana po ay may natutunan kayo sa paksang ating tinalakay. Muli, ako po si FO1 ni Consignment F. Cruz mula dito sa lalawigan ng Romblon. Magkita po ulit tayo at matuto sa mga susunod na episode ng ating Alamin. At ayan mga ka-FAR TV, sana ay may natutunan kayo sa inyong napanood. Abangan ang susunod pang impormasyong pangkaligtasan na hatid namin sa inyo. Bilang pagpapatuloy ng kwento ng kapwa natin bombero, narito pong muli ang BFP Marinduque para sa Buhay Bombero! Ang Bureau of Fire Protection ay isang ahensya ng Department of the Interior and Local Government or DILG na responsable sa pagpapatupad ng mga pambansang patakaran na may kaugnayan sa firefighting at pag-iwas sa sunog. Kilala ang Bureau of Fire Protection bilang isang ahensya na binubuo ng kalalakihan. Kung kaya't marami pa rin ang nagugulat sa presensya ng mga kababaihan sa nasabing ahensya. Parami na rin ang parami ang bilang ng mga babaeng bumbero sa probinsya ng Marinduque. Pero alam nyo ba na sa kasaysayan ng BFP Marinduque ay may nag-iisang kinikilala bilang kauna-unahang babaeng membro ng Kawanihan ng Pamatay Sunog ang nasabing probinsya? Si SFO2 Mary Ann o Maan N. Manchano ay isang natatanging bumbero ng probinsya ng Marinduque. Katulad ng lahat ng aplikante ng Bureau of Fire Protection, ay pinagdaanan din niya ang lahat ng pagsubok, hirap at proseso upang maging isang ganap na bumbero. Taong 2008 ng buwan ng Agosto nang subukin niyang mag-apply sa Bureau of Fire Protection. Siya ay 26 na taong gulang lamang noon at nagtapos sa kursong Bachelor of Secondary Education, Major in Mathematics sa Marinduque State College. Ginamit niya ang kanyang pinag-aralan at eligibility upang makamit ang ninanais na posisyon. Katulad ng mga kalalakihang aplikante, pinatunayan niyang hindi hadlang ang kanyang kasarian upang makipagsabayan siya sa iba. Hindi biro ang proseso na kanyang naranasan upang maging isang ganap na bumbero. Hindi lamang edukasyon ang kanyang pinaghandaan, kundi ang pagkakaroon ng tapat ng kalooban, lakas ng pangangatawan, dedikasyon at pananalig sa Diyos bilang paghahanda sa ninais na pangarap. Kung nabitin kayo sa inyong napanood o may na-miss sa episode na ito, maaari nyo itong balikan sa ating official Facebook page ng Bureau of Fire Protection, Mimaropa Region. Abangang muli ang pagpapatuloy ng kwento sa susunod na episode ng Buhay Bumbero mula pa rin yan sa probinsya ng Marinduque. Partner, balita ko may business ka, di ba? Yes, tama ka dyan, partner. At alam mo ba, tuwing January, dapat nagre-renew ng business permit. Yes. Mm. At nung nakaraan nagpunta ako sa munisipyo, talagang napakaalwan na mag-renew ng business permit dahil merong boss. Mm, okay. So, partner, ano nga ba yung boss? Kayo mga ka-FAR TV, alam nyo ba ang boss? Ano ka ba, partner? Hayaan mo. Narito si FO1 Benji Tihoso para bigyan tayo ng kaalaman tungkol sa boss. Dito pa rin sa Bumbero Talks! Magandang araw mga ka-FAR TV! Ako si FO1 Benji Zay Tihoso at ito ang Bumbero Talks! Magandang araw mga ka-FAR TV! Isang maligong bagong taon sa inyong lahat. Bagong taon, bagong panimula, bagong pag-asa at bagong pakikibaka, lalong-lalo na sa mga nagbibigosyo. Mga ka-FAR TV, nakaraang episode ay ating tinalakay ang usaping pangkaligtasan tungkol sa holiday season. Ngayon, bilang pagsimula ng buwan ng Enero, ay ang renewal of business permit at iba pa. Kaya naman ngayong episode ay ating tatalakayin ang tungkol sa boss o business one-stop shop. Ngunit mga ka-FAR TV, ano nga ba ang boss? Para sagutin niyan, narito ang Head of Business Permit and Licensing Office ng Municipality of Pinamarian Oriental Mindoro, Sir Edwin Mishano. In respect po sa Republic Act 110-32
for your the ease of doing business. Ito po ay sa Republic Apon, saan po pinag-uutos po ng ating dating Pangulo Rodrigo Duterte na maging mabilis, maayos, at hindi po mabigat ang pag-aayos po o pagpuproseso na mga permits po ng ating mga taxpayers or stakeholders. At isa po sa mga features ng ating pong Republic Act 1032 or your the ease of doing business ay ang pagkakaroon po or mandated sa isang LGU na dapat magkameron po ng business one-stop shop o yung sinasabi po BOSS, kung saan lahat po ng department involved sa permits and licenses ay dapat po ay nasa isang lugar para ang mga tao po, ating mga business clients ay hindi po o maiwasan po natin yung pagpabalik-balik ng ating po mga kliyente sa mga opisina. Mga Ka-FireTV, ang buwan ng Enero ay ang Fire Code Revenue Awareness Month. Kaya't ating alamin, ano nga ba ang papel na ginagampanan ng Bureau of Fire Protection sa pagproseso ng BOSS o ng Business One-Stop Shop. Kaya ngayong araw upang pag-usapan yan, makakasama natin ang hepe ng Pinamalayan Fire Station, walang iba kundi si Fire Senior Inspector John Hill C. Roble. Dahil bumbero ako, may responde sa sunog kahit na anong oras o kahit sa pamalugan. Dahil bumbero ako, handang palagi tumulong basta nangangailangan sa rin. Good afternoon, sir. Magandang hapon, Bench, at welcome sa Pinamalayan Fire Station. At magandang hapon din sa ating mga ka-Fire TV, gayon din sa lahat ng mga kapwa ko bumbero, sa pangunguna ng ating ama ng Bureau of Fire Protection, Fire Director Luis Oralta Poracan, sir, sa ama ng BFP Mimaropa Region, ang ating pinakamasipag na Regional Director, Fire Senior Superintendent Edwin Perez Vargas, sir, at sa aming Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent Jude Damong Sumigang, sir, magandang hapon po sa lahat. Sir, ang Bumbero Talks po ay nagpapasalamat po sa inyo at kami po inyong pinaunlakan na kayo po'y makapanayam ngayong hapon, sir. At alam ko po, sir, ready po kayo sa mga tanong po namin, sir. Siyempre naman, pero medyo kinakabahan ako dyan, ha? Yes, so, yan mga ka-Fire TV, ready na si sir, kaya simulan na natin ang ating mga katanong. Sir, para po sa ako na naming tanong, ano po ang papel na ginagampanan ng Bureau of Fire Protection sa BOSS program o ang Business One-Stop Shop? Sa pangkalahatan, ang BFP ay may mahalagang papel sa BOSS. Una, sa implementasyon ng Fire Code Regulations at pagpapalakas ng fire safety sa komunidad ng mga negosyo. Ang ating partisipasyon ay mahalaga upang matiyak ang kaligtasan laban sa sunog at ang pagiging compliant ng mga negosyo sa mga fire safety regulations. Sa bandang huli, sa BOSS, ang community ay nakikinabang dahil sa mas mabilis na ang proseso ng mga permits ng pag-apply at mas maayos ang coordination sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno at mas mabilis sa pag-unlad ng mga negosyo at syempre, mas siguradong ligtas ang lahat laban sa sunog. Kadalasan, ang mga pinoproseso ng BFP tuwing may BOSS ay ang Fire Safety Inspection Fees at Fire Code Realty Tax. Ngunit nais nating bigyan diin na patuloy pa rin ang ating pagtanggap at pagproseso ng iba pang servisyong pwedeng i-avail mula sa Bureau. Tulad ng filing fee para sa fire safety evaluation clearance, hot works, at storage. Sir, ano naman po yung tinatawag na fire code fees and charges? Magkano po ba yung binabayaran dito, sir? Ayon sa Republic Act 9514 o Fire Code of the Philippines, tinatawag na fire code fees or charges ang mga bayarin para sa regulasyon, inspection, at iba pang gawain ng fire service sa pagsasaktuparan ng Republic Act 9514 at ng kanyang revised implemented rules and regulations. Pagdating sa bayarin, hindi bababa sa 500 pesos ang babayaran at mayroon tayong computation base sa assessment ng BPLO. Halimbawa, ang assessment ng BPLO na may halagang 10,000 pesos, ang 15% nito ay may 1,500 pesos. Ito yung babayaran ng client sa atin para sa fire safety inspection fee. Samantala, kung ang assessment ng BPLO ay may halagang 1,000 pesos, ang 15% nito ay 150 pesos. Ang babayaran ni client sa atin para sa fire safety inspection fee ay 500 pesos. Pagdating sa mga requirements, ang tanging hinihilang natin mula sa kliyente ay ang assessment mula sa BPLO at ang atin naman itong gagamitin bilang basehan para sa computation natin ng fire code fees gaya ng mga nabanggit.
Sir, para po sa kalaman ng lahat, saan po ba napupunta itong mga fire code fees na ito? Ayon sa Republic Act 9514, 80% ng collected fire code fees ay nakalaan para sa modernization ng BFP. Ito ay kinakatawan ng procurement ng advanced at state-of-the-art equipment, pagpapalakas ng ating fire protection capabilities, at improvement ng ating mga facilidad tulad ng ating mga fire stations, fire trucks, at iba pang rescue vehicles. Sa kabilang banda, ang nakitirang 20% ay allocated para sa local government units, gaya ng bayan ng Pinamalayan. Ito ay maaaring gamitin para sa operation and maintenance ng ating local fire station. Sama na dito ang construction of repairs para masiguro ang patuloy na operasyon ng ating pasilidad. Ayan mga ka-Fire TV, mahalaga talaga ang Business One Stop Shop Program at ang mga fire code collection fees sa ating komunidad at sa mga nagbibigosyo. Ayan sir, maraming salamat po muli sir sa oras po na binigay niyo sa amin sir ngayong hapon. Wala ka naman Bench, ito'y tungkulin at maligaya kaming nakakatulong at nakakapagbahagi ng mga kaalaman sa ating mga viewers dito sa BFP TV. Maraming salamat po. At mga ka-Fire TV, kung kayo po may katanungan, maaari po kayong mag-comment sa ating pong comment section at ating pong sasagutin yan sa mga susunod na episode. Muli po, ako po si FO1 Tejoso. Hanggang dito na lang po ang Bombero Talks. Paalam! Ayan mga ka-Fire TV, kung meron kayong mga katanungan, maaari nyo yung ilagay sa ating comment box at asahan ninyo na sasagutin natin yan sa ating susunod na episodes. At para naman awitan tayo at mas madama natin ang malamig na panahon ngayong araw, narito si FO1 De La Cruz para sa BFP Vibes! Na ikaw ay hanapin.
sabihin, ipaalala sa iyo. Ako'y sa'yo, di kaya akin lamang. Maraming salamat FO1 De La Cruz sa napakalamig na boses. Di ba, partner? Tama ka dyan. Okay. At bago po magtapos ang ating programa, partner, magbasa muna tayo ulit sa ating comment box at yes, may nag-send pa ulit ng mga stars. Wow, grabe din talaga, partner. Talagang hindi naubusan ng stars tong mga to. Yes, yeah. Shoutout po sa inyong lahat. FO1 Marian Bahado, nag-send po siya ng 10 stars. Thank you so much. At kay Sir Raynan Loto, nag-send po siya ng 30 stars. Ganun din po kay Sir Jetro Mercene. Nag-send po siya ng 30 stars. Thank you so much po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. At syempre, shoutout po sa Pola Fire Station sa pangunguna ni SFO3, Ricky E. Bautista. Shoutout po sa inyo dyan, ma'am sir. Ayan, shoutout po sa Logistics Division, headed by Fire Superintendent Fernan M. Hambalos. Ayan, syempre partners sa Operations Division din, shoutout sa inyo dyan sa pangunguna ni Fire Chief Inspector Hernan B. Yason. Ayan, shoutout din po sa napakasisipag na students, ating immersion students, yes, from Immaculate Heart of Mary Academy. Maraming wow, maraming salamat sa panonood. Yes, syempre alma mater ko yan, partner. Wow. At syempre shoutout din pala sa OPFM Ormin sa pangunguna ni Fire Superintendent Judy Sumigang. Happy viewing sa inyo dyan, ma'am sir. Ayan, shoutout po FO1 Razel Pedernal watching from Logistics Division Regional Office. Shoutout din kay FO1 Marife Valones ng Coron Fire Station at kay FO1 Armil Royo. Syempre partner, meron pa din Fire Senior Inspector John Mark Babas ng Nara Fire Station, happy viewing po sa inyo dyan, sir. At partner, shout out pa ulit sa mga nagagandahan at nagwagwapuhang staff ng AccuLab at sa Recamara family, happy viewing po sa inyo dyan. Ayan, shout out po. Nagpapa-shout out din naman, partner, ang ating mga staff ng PIS na nasa likod ng camera ngayon. Oo, partner, ngiti-ngiti nga sila eh. Yes, FO1 Kuya Kiko ng Kuya ating Kits regional office, then FO1 Makayaon and FO1 Lingon. Shout out po sa ayan, inyo. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong mga panonood. At ayan mga ka-Fire TV, nais din naming i-promote ang aming YouTube channel na BFP Mimaropa. Muli ako po si FO2 Adelaida Watiwat Ocanya. At ako naman po si FO2 Arlene Joy L. Mataverde. At magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode. Ito ang BFP TV Mimaropa, Kapanalig at Kabalikat Nyo. Oh,
pababayaan. Pagkatang nais namin sa'yo, sa Pilipinas at sa bayan ko, maging maayos at payapa ang lahat pati buong mundo. Nandito lang kami para sa inyo. Kami ang... Kahit saan tawagin ang kukuling, kami maaasang tutugon pa rin. Kahit saan man ang apoy ay lilipunin, sinong paan ay aming tutuparin. Sa palaran.